Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. What's up, Millennials? Welcome to another episode of Millennial TV. Join us again in another fun-filled episode na talaga namang makaka-relate at matutuwa kayo. I am M.A. Buendia together with the rest of the MTV crew. And of course, para i-introduce sila, dati siyang kilala bilang ka-entrep ninyo sa kabuhayang Pinoy. Pero ngayon naman, bibigyan natin siya ng bagong identity dito sa Millennial TV as the charming babe. What? Yes, ladies and gentlemen, Mrs. Czarina Suzara-Sabello. Yes. Welcome! Ang bongga naman ang introduction ko. Yes. Dapat kasi woman of charm yan. Sabi ko masyadong mabigat yung woman of charm. Charming babe na lang. Para medyo babe. Babe pa rin. Ayun, thank you, MA. At tulad po ng narinig ninyo, hindi po muna ako ang inyong ka-entrep. I am the charming babe dito sa Millennial TV. Kaya naman, let me introduce the rest of the MTV crew. Our mysterious hunk, Chris Abaya, tribal chief Joaqui Mendoza, and of course, our real talk master, M.A. Buendia. And dahil hindi natin makakasama ang ating model next door na si Zarah Padilla, may guest co-host tayo today and makakasama natin siya. Ay, nakasama na din natin siya before. Our guest co-host for today is ang all-around na si Mai Salazar. Yes, all-around. Taray. At dahil na-introduce ng MTV crew, we will make sure to give you a fun-filled episode na talagang ka-relate-relate here on Millennial TV, This is Our Time. Oh yes, ano naman yung sabi natin sa all around? Pero bago yan, thank you guys for having me again. It's always a pleasure to makasama kayo dito sa MTV. At bilang co-host din ng Chismax, makikimari-test muna ako sa inyo today. Yes. Kasi balita ko, may kwento daw sa atin si Chris about dun sa isang pusa, tama ba, na ni-rescue mo. Mm. Pero bagong lahat, let's watch this video na pinadala sa atin ng nag-rescue ng video and magpapa-thank you siya sa atin. And let's watch this, roll VTR. Papasalamat po ako kay Sir Chris Abaya sa pag-rescue niya po kay Putol. Nakarating po sila ng maayos po dito. Ligtas silang dalawa kahit gabing-gabi na po. Naihatid po niya na ligtas si Putol. Ngayon po, ligtas na po si Putol ngayon. Nasa mabuting kamay na po. At saka po, magpapasalamat po talaga ako ng maraming salamat sa Sir Chris Abaya. Sana po pagpatuloy niyo po yung magandang gawain po. At ito po si Putol. Putol! 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 Ang lalat na yung Putol! Wow! Ang cute naman! Please, na-appreciate. So, ano ba nangyari doon, Chris? Kwento mo naman sa akin. Well, actually, ano yan, tatlo. So, hindi na na-rescue ata, hindi na nahanap yung dalawa. So, isa na lang. Bali, yun yung may-ari. Naiwan niya sa Paranaque yung mga pusa. Doon yung napag-iwanan, parang hindi inasikas or ayaw ng pusa. So, gusto na itapon sa creek. So, ang ginawa ng ating scriptwriter, ayun, ni-rescue niya. Tapos, since na malapit ako sa area ng may-ari, ako na yung nagdala. Wow, very good naman kayo doon, guys. Ang galing-galing ng scriptwriter at syempre ni Chris. True, di ba? Tsaka ano, ang saya-saya makakita ng mga hayop na nare-rescue. Mm. Kasi di ba, sino ba natutulong sa kanila, di ba? Yes. Lalo na yung, kawawa naman yung dalawa, hindi na talaga nahanap. So, natapon na. So, dinala na sila sa creek? I mean, hindi ko alam yung dalawa. Parang gustong itapon, ganun. Ano nangyari sa yung dalawa, hindi na ata mahanap eh. Parang yeah. It's important na ano, no, parang at least when it comes to animal rights, di ba, animal welfare, at least be familiar with probably
ano ba 'to yung mga adoption site or mga centers yes. or animals so, if you don't want to take care of your pets anymore or if you think na kasi it's a responsibility hindi mo na kayang alaga kunin mo patayin or yung itapon gutumin yes. diba yes exactly they can survive on their own or might as well find a new family diba yes. maraming willing diyan magpo-post lang kayo sa Facebook ng mga gustong mag-ampon, for sure, meron at merong aampon sa mga pets ninyo. Yes, and to clear it off nga daw, babalikan daw yung dalawa. I see. That's nice. Ayun, at least, di ba? Like, okay, which is very related naman sa ating magiging topic ngayon, di ba? Why do we do things that are good enough? Or, let's talk about kindness. You know, in general. Like, you know, some people kasi they think na when they do good things, they are expecting something in return. Baka yun nga, ma-acknowledge, may reward. Yeah. But, you know, ano yung feeling after you do something good to other people? Like, like for example, you, Chris. Ako, hindi ko iniintindi yung ma-feel ko eh. Oh, okay. Gusto ko yung ma-feel niya. Oh. Okay, more on ano ka, pleaser. No, in a good way. Hindi siya pleaser. Kumbaga, yung siya mismo yung matutuwa na hindi ako yung reason. Yung hindi yung may specify na, uy, dahil sa kanya, ganyan. Yeah. Gusto ko yung mabigay mo yung katuwaan. Parang, walang pakialam sa acknowledgement or anything. Na kumbaga, someone helped her, yung gano'n. Kumbaga, nakahinga-hinga siya. Yes, tama. Tsaka para din sa mga animals, di ba? Sa kanila din, oo. Nakatulong ka sa kanila. Ako naman, masarap gumawa ng ano ng kabutihan sa mga tao. Wow, ang lalim ng Tagalog. Ng kabutihan. Ng kabutihan sa mga tao. Oo, kasi when I do something good, I notice na parang ano, it makes me so happy. Parang nare-release yung, ano man tawag na, dopamine ba yun? Oo. Dopamine, endorphins. May nare-release na gano'n. Tsaka feeling ko, nakikita ko ni God. Wow, napunta sa religion. Hindi, parang gano'n, nakaka-feel ko. I like when you mentioned nakabutihan. Kasi for me ha, there's a difference between being mabuti and being mabait. Like, you know, some people are mabait. More on na kasi siya parang subjective na parang ang bait-bait naman niya pero yung mabuti parang mas holistic mas malalim and diba? More innate kung sinabi mo natural, na mabuti How about you, Mai? Like ako kasi parang feeling ko usually kasi yung mga ganito parang ang uncomfortable sabihin na nakagawa ka ng correct. Kindness sa ibang tao ganyan kasi ayaw mong ina-acknowledge yung ginagawa mo for true. Other people kasi ginagawa mo yun for the sake na may magawa ka for another person. Ganyan. Baka sabihin pa sa'yo, feeling mo ito mabait. Yung mga pinupost sa social media, yung mga goodness. Ayun nga yung question. Ayun nga yung gusto kong itanong sana. Okay lang ba na i-post mo yung mga nagawa mong kindness sa social media? Let's say, para sa'yo naman, gusto mo lang i-share na nakagawa ka para maging, kumbaga, maging model ka. Or maybe we can ask Joaqui about it. Oh, yung iba kasi iniisip sabihin nito sa campaign period niya. Mm-hmm. So, 'di ba, more on press release, sanay ka sa ganyan marketing. Yes. Sorry, kaya ako tahimik the last 9 minutes. To pinapanood ko kayo. Parang ang galing nung mga galing news natin na co-host guest host today, no? Pinapanood ko yung prompter, no? All the way up to the discussion now. Nasunod ng ano eh. Nasunod line for line eh. Ang galing eh. But yeah, ano, just to add lang din, no? Ako, yun nga, parang nakalagay sa prompter, di ba? Parang they ask, are we naturally good as people? Ako feeling ko naman, meron tayong natural predisposition to be good and to be kind to other people. And yun nga, sabi nga ni Chris kanina, hindi naman kailangan na maging motivated ka para sa you don't have to wanna do it for yourself kung gusto mong gumawa ng kindness. Pero I think meron nga siyang nadadala talaga na natural high. Like ako, babalikan ko lang, a very recent example. Mm-hmm. Yung simpleng aalalay ka lang, magbubukas ka ng pintuan for a girl to enter, di ba? I mean, no big deal. Pero yung maliit na bagay na nakatulong ka sa pagpasok or the other day, meron din akong, kasama ko siya mag-park na ganyan and then, he was having difficulty unloading, parang malaking box galing sa pickup niya para ibaba. So ako, tinulungan ko lang. Yes. I mean, di ba, no pictures taken after,
I didn't even get the person's name. Pero yung alam mong kahit na paano nakatulong ka ng konti doon sa person na yon. Ako, it makes me feel good. I mean, was that the motivation? No, not really. Yeah. But there's nothing wrong naman siguro with feeling good about doing good to others, if that makes sense. Maybe it makes us feel good because we know how it feels when no one's helping us. Yes. So para mas na-appreciate natin yung mga bagay na nagagawa natin for other people because we know na when we make them happy, when we make them smile, parang at least one less lonely people in the world na kasi when you were there na no one cares about you or no one's helping you know how sucky it felt. Yes. So parang gusto mo siya na you don't want to forward the pain to other people, ika nga, diba? And to add on dun sa sinasabi ni Joaqui, madalas nga, it's the small things that matter, diba? Na parang yung mga maliliit na gesture compared sa mga grand na gestures of kindness or ano, mas na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay na yun eh. Na parang may makita ka na tao na tumutulong ng matanda sa street, diba? Diba? Yes. Parang sobrang sarap sa feeling makita yung mga ganun. And I think that's common sense as well. You know, and when it comes to compassion, usually it's innate or it's something na you cannot fake. Like even asking, "Oy, kumain ka na ba?" Or paano ko uwi, umuulan? Alam mo yung mga ganun, like just asking, it means na parang it comes from a place of concern. Yeah. Kasi if you don't care, like parang okay naman ko, like ano naman kung tanungin ko or or something. Parang for most people na very natural sa kanila yung pagtulong or just asking how you are genuinely, ha, yung mga ganun. It's something na parang you would really feel and appreciate. And then doon naman sa question ni Chris kanina na dapat ba ang pinupost ganyan, siguro when there's a purpose ng pagpo-post niya. Yeah. Na parang if you want to spread awareness na nangyayari mga ganitong bagay, or you can help as well in your own way, di ba? Yung iba kasi sinasabi pa, ano, ba't binibidyoan mo pa, di ba? For clout. I think it all boils down to intention. Yeah. Kasi deep inside, you know, alam naman natin when it comes to social media or, you know, celebrity-ish, it's all about like, you know, press, marketing, for clout. But at the end of the day, ano yung intention? You know, like, is it just really for that? Or to gain more donations or probably, you know, help more? Kasi syempre, meron at meron pa rin talaga na may inspire. Yes. You know, if you can, saka yung taong lang yun yung makakaalam ng intention. Yes, exactly. Shut up. Yes. So, siguro, sorry, go ahead. It's okay, Chris. Hindi, ano, siguro, ano, ito, importante lang siguro kung magpo-post nga tayo on donations as we head into our first break, no? Yeah. Siguro, ang basic ethics na lang dyan, wag natin kukunan sana masyado yung recipient ng donation, lalo na kung malaking tulong yan, or lalo na kung nasalanta yan at wala sa tamang wisyo yan. Ako, if you really have to document yourself, yun nga, for the purposes of inspiring others or encouraging more donations, by all means, do so. Pero ako siguro I would draw the line na wag na natin ipakita sana yung tao na tinutulungan natin unless siya mismo yung gustong magpakita doon sa video natin. Gaya nung pinasalamatan mo kanina, di ba? You didn't ask for that video. Right. But I'm pretty sure pinost niya online yon. Di ba? Or ask permission. You know, sometimes kasi parang we feel entitled na parang binigyan naman kita ng pera or whatever, di ba? So, I have all the right to just, you know, post your face or your video kita. Lalo na nung ano, no? Nung this pandemic, ang daming ganyan na parang yung mga question doon sa comments, tinanong mo man lang ba yung tao? Yeah, kung gusto niya. Kung comfortable siya. Yeah. I mean, kasi consent siya privacy and ano. Correct. Consent is everything, yes. Di ba, Chris? Yes, ayan talagang kakaibang experience last week helping someone who is voiceless. Kaya millennials, kung kayo'y may chance or opportunity na makatulong, gawin nyo na agad. So sa pagbabalik namin, pag-uusapan namin ang mga nagawa naming good deeds or act of kindness. Kaya dyan lang kayo magbabalik ang MTV.